mismo sa kalagitnaan ng Metro Manila, meron daw manggagamot na kayang pagalingin ang kahit na anong sakit. Mahirapan ka lang sa akin! Mahirapan ka lang sa akin! Sa babaeng pinamahayan daw ng masamang espiritu. Si Satanas ka ba? Ah! Eto, regalo ha? Oh. Opo! Sa lalaking sinunog daw ng duwende. Sinunog ko po daw sila. Kaya ka pala nagkaganyan. Hanggang sa lalaking pinarusahan daw ng engkanto. Tanggalin niyo po lahat ang sakit na sa aking katawan. Alam ko, hindi ka masamang engkanto. Lahat sila pinagaling daw ng manggagamot na si Brother James, na ang panggagamot dokumentado sa Few 2. Faith healer na, social media savvy pa. Hi guys, tara, gamutan tayo, live to. Lahat po tayo dapat sumunod sa kanyang kalooban. Kaya si Brother James dinadagsa sa kanyang bahay sa Pasig. Marami naman nakita namin sa YouTube, pero pakiramdam po ko, dito po gagaling ang tatay ko. Nainggan niya ako dahil marami yung napapalakad niya. Sa Tororeto! Meron din daw siyang bertud, ang 7 bertudes, na mabibili sa halagang 1,500 pesos. Kasi yung kahoy na to, binahayan eh. Parang tahanan nila to eh. Ang mga engkanto po, pag nagkaroon ka ng bagay na nasa'yo, nagamit din nila. Actually, hindi sila takot. Parang may authority ka na hindi ka nila pwedeng galawin. Lalong lumakas ito nung nakonsagrahan ng 7 bertudes. Kasi yung bertud means power. Satanas, umalis ka sa bahay ko! Satanas, umalis ka sa bahay ko! Alis! At sa tuwing siya'y nanggagamot, naka-live pa sa YouTube. Okay. Maganda umaga po sa lahat, sa buong mundo. Nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Pag ano ka pa lang, inano na ako. Tapos naramdaman ko sa katawan ko na, magagaling talaga ako, Lord. Buksan mo ang pintuan, sabi mo, lumapas ka na sa bahay ko, labas! Yun yung nakita ko, tapos sinampas ko siya. Malaking tao siya na may mahabang sigarilyo. Kasi doon sa lugar namin, marami puno. Hindi para si Father, para si Lord yung nagbubulong sa akin niya. Tapos habang binibulungan siya, sinasabayan ko rin ng prayer dahil gusto kong lumakas. Mula naman sa Camarines Sur, ang 13-anyos na si Chichi may cerebral palsy. 6 na buwan pa lang daw si Chichi nung nadiskubre nilang hindi nito kayang maglakad. Gusto ko talaga siya makalakad naman kasi bigat-bigat niya. Yung asawa ko, ma'am, kailangan sana yan ooperahan ng June 9. Maano na yung sa kabila ng mata niya. Kaso hindi namin maano at wala kaming pera. Kaya ang pinoproblema ko, ma'am, pag nabulag pa yung asawa ko, wala na sa kanyang magbubuhat. Naubusan na rin daw sila ng pera dahil sa sunod-sunod niyang operasyon hanggang napanood nila online si Brother James. Sabi ko parang ito na, sabi ko pupunta nga ako dito. Una munang tinanggal ni Brother James ang brace na nakakabit sa hita ni Chichi. Sunod niya itong hinilot-hilot at ginamitan ng 7 bertudes. Kukunin ko ha. Baba, mababa. Yeah. Maya-maya pa, ang 13 anyos na hindi nakakatayo. Tayo. Pilitin mo ha. Pakiramdam ko ma'am na pag-asa ko ma'am kasi galing na po kami ma'am ng doktor. Ngayon po ma'am, dito na kami ma'am nagbabaka sakali sa healing gawa nung malamang ang kailangan na namin ma'am. Ang ginawa ko po, nikap niya, nadala ko doon sa align tapos tinalian ko lang po sa ibabaw ng handkerchief para hindi mag-move. Yung nikap niya po, wala sa align. Sa nakikita kong ginawa niya, it is a form of physical therapy. Hanggat maaari, hindi dapat natin binibigla kasi andyan yung possibility na masasaktan yung bata. Para sa akin po, wala naman akong maling ginawa at naniniwala din ako sa mga doktor sa kanilang ginawa. Release!
8 taong gulang lang daw si Brother James nung nadiskubre niya ang natatangi raw niyang kapangyarihan. Nakita ko yung teacher ko, nakayuko, pero bakit nararamdaman ko masakit ang tiyan? Sinabi ko, Ama, kung ano po yung nararamdaman ng teacher ko, sana po gumaling. Hipang ko, Ma'am, in a minute to, mawala sakit ng tiyan mo. Ang pinagtataka ng teacher ko, bakit ko alam? Nakita ko ang teacher ko, nagsusulat. Ma'am, okay na, hindi na masakit ang tiyan mo. Ah, oo nga no. Mula noon, nagtuloy-tuloy na siya sa panggagamot. At ang isa sa pinaka-nag-viral niyang video, ang kaso ni Romel na noong 2016 na diagnose na may psoriasis, isang sakit sa balat. Mga ilang buwan? December. December? Nagkaganyan ka kaagad? Hinahanapan na nga po ako ng ano, pari na maano na ako para baka mawaano na daw ako kasi nawawala na yung ano ko, hininga. Hirap na hirap daw noon si Romel. Payat na payat at nagbibitak-bitak ang balat. Kamag-alala. Araw-arawin ko yan. Huwag kamag-alala ha. Pero nung bumisita raw siya kay Brother James, sinabihan siya na nakulam siya. Si Romel daw kasi, babaero. Kaya binigyan si Romel ng 7 bertudes at pinainom din ng serpentina. Heto na si Romel ngayon. Pag po na sa akin ng langis, isang linggo may resulta na talaga. Masaya po ang binigyan ako ng Panginoon ng isang buhay na may tumulong sa akin. Mag-iingat din siya kasi mga may sakit na ganyan. Kung minsan pag pinapainom mo o pinapahiran mo lalo ng mga kung ano-ano, lalong na-aggravate yun. Kaya pwedeng ikamatay ng pasyente. Wala naman siyang documentation kung ano talagang sakit ng pasyente. Inassume lang agad niya na psoriasis. Tama po ang doktor na hindi po sapat, pero nakakatulong. Sinabi ko naman po naman sa mga pasyente na hindi ito gamot ha, makakatulong lang sa iyo. Hindi raw nagpapabayad si Brother James sa kanyang serbisyo. Pero aminado siyang kumikita na rin siya ngayon sa uploaded videos ng kanyang panggagamot. Una, 17. Mesa may 25. Depende po yun sa mga views. Magugulat ka na lang. Nag-check ka pag ganun ko. Oh, magka-pera kung ganun. Actually, hindi ko pansin yun. Ang talagang target ko, yung mag-healing. Pero hindi lahat believe sa kanya. Yung mga alboralyo po kasi namimake lang sila, mas ano, minsan po iba, gipit lang po talaga. Stop nyo na lang kasi hindi rin naman naging effective yun eh. Kaya parang nanloloko lang siya ng tao. Naaawa ako sa kanila kasi nga, they are poor in spirit. Meron po nagsabi, may nagsalita, nagmumura po sila. Ikaw, albularyong kalbo ka. Pare ka bang maraming katanungan? Simple lang naman eh. Eh, huwag niya na akong tawagin, Father. Brother na lang. Kasi ang mahalaga, magampanan ko yung inuutos ng Diyos sa akin. Yung mga naniniwala sa albularyo, tatandaan ninyo na ang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila ay hindi Diyos. Mas magtiwala kayo sa mga lehitimong doktor. Isa rin siguro ang dahilan kung bakit marami pa rin faith healers at saka mga albularyo kasi wala talaga tayo access doon sa Western medicine, no? Nananatili pa rin mahal at magastos ang pagpapa-ospital. Ayon naman sa isang agriculturist, walang kinalaman ang klase ng kahoy katulad ng mga bertud ni Brother James sa panggagamot ng anumang sakit. Niniwala yung mga tao na kapag sinusot ito, pwede nga gawing agimat, pero wala pa siyang known na medicinal advantage yung pagsuot lamang ng kahoy. I will always advise patients to go to people na aral, no, at eksperyensado sa problemang medikal. Unang-una, if something went wrong, mahabol mo ba yun? Wala naman lisensya yan eh. Pero ang mahalaga, yung ipinagkatiwala ng Ama sa akin na kalakasan na nakakatulong sa mga taong mayroon sakit espiritual. Kaya kung maari lang, inaanyahan ko mga doktor na bigyan ako ng pagkakataon na ishare sa kanila yung kaalaman na ipinagkatiwala sa akin ng Ama sa langit. Faith Healing Online sa mga naghahanap ng lunas, pati na rin sa mga nagdududa. Panooring mabuti at maging mapanuri. Para sa inyong reaksyon, tweet na gamit ang hashtag KMJS.